Welcome to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Ang paksa po natin for today is, bakit kailangan lagyan ng manifold vacuum ang port na ito para sa power piston? Kung interesado po kayo, watch this video. Kalimitan mo pong makikita yung mga ganitong design sa mga replacement carbs, sa mga 4K na replacement carb. Sa mga Asian carbs, tingnan nyo, wala siyang port na ganyan. Ayan. Ito kasi mga kapatid, yung vacuum source po ng power piston, external siya sa labas. Ito naman po kasi, kaya wala siyang hose. Instead na maglagay ng hose dito, dito siya kumukuha sa ilalim. Ayan, may butas. Ayan. So instead na hose, internal yung ano niya, source ng kanyang manifold vacuum. Kaya dito siya kumukuha ng manifold vacuum para gumalaw yung power piston. Ito naman, pagmamasdan nyo naman itong replacement carb na ito, sa ilalim, parehong walang butas yan. Baka magulat kayo, kuya, walang butas yung ilalim ng ano ko. Okay lang po yan, ganyan talaga yan. Kasi nga po, hindi naman siya kumukuha dito ng manifold vacuum. Dito siya kukuha. Yan, dyan po siya kukuha. Ngayon po, kung para magkaroon po kayo ng idea about yung sa power piston, power circuit, panoorin nyo po yung video. Ilalagay ko po yung card sa taas. Panoorin nyo po siya after ng ating video. Before we continue, maraming salamat sa ating kapatid na si JC Andaher. At maraming salamat sa iyo at pinahipo mo sa akin yung iyong carb. At shout out din sa mga kapatid ko. Kay Tajud, kay Kian, kay Chloe Di Marugot, at kay kapatid Jordan Paras. Ayan, shoutout sa inyo. Namimiss ko na kayo. Okay, ngayon, ang gagawin natin, pagdalawin natin tong ating power piston. Subukan natin lagyan natin ng vacuum dito at dito. Tingnan natin kung gagalaw siya. So, ito na yung ang ginamit ko is itong compressor ng ref. Dito tayo kukuha ng vacuum. Ay, magnify lang natin ng konti yung ating screen para makita nyo. So, mga kapatid, dito lalagyan ko ng ano. Tingnan nyo, hindi gagalaw yan. Ayan, wala, ayaw gumalaw. Ayan. So, naririnig nyo yung sirit ng vacuum, pero wala. Okay, dito naman tayo maglalagay ng vacuum. Tingnan natin kung gagalaw. Ayan mga kapatid. Gumalaw. Oh. Ayan. Oh. Yan po mga kapatid, ang ating power piston. Spring loaded po yan. At saka vacuum operated po yan. Yan. Pag nakaganyan ng position niya, meron siyang vacuum source. Ayan, activated siya. Ngayon, pag nawala yung vacuum source, mangyayari, yung spring niya sa loob, itutulak niya yung power piston. Okay. Ayan, kaya ito, ibig sabihin niyan, ito, barado po yan. Kaya kahit anong lagay mo ng ano dyan, wala yan. Walang hindi makakahigop ng vacuum yan. Internally. Kaya ito talaga externally yung ano niya, source ng manifold vacuum. Ngayon, gagawin natin to. Meron akong kinatay na carb. Ito yung ating power valve. Tignan natin kung paano siya gumalaw, paano siya maglaro. Ito na po mga kapatid na ikabit na natin sa ating kinatay na carb.
Kung pagmamasdan natin mga IG, ayan o. Pag wala, walang vacuum signal yan mga kapatid. Walang vacuum signal. Nakatukod si power piston sa ating power valve. Yung power valve, ito, ganito pa itsura niya. Yung ating pong power valve, ito, may rin spring ano siya. D-spring siya. Tapos meron siyang jet. Ayan. May iba't ibang sizes po ito mga kapatid. Yung size ng kanyang jet. Meron. Sa ating ano, may, sa ating carb, yung kay JC, ang nakakabit ko sa kanya 80 na power jet. Yung iba naman nakalagay 58, 50, 55, meron nga rin ako nakita 47, o iba-ibang sizes ng power jet. Ngayon po, lalagyan na natin ng vacuum signal ng ating power piston. Ayan, makita nyo mga kapatid. Ayan. Umangat siya. Oh. Hindi na umaabot yung power piston sa ating power valve. Ayan po. Ayan. Ngayon, tanggalin ko ulit yung ating vacuum signal. Ganyan yung mangyayari. O, ayan. Nakatukod siya. Kaya mga kapatid, pag ito po hindi nyo nilagyan ng ano, hindi nyo siya nilagyan ng manifold vacuum, ganyan po mangyayari mga kapatid. During idling, hindi dapat kasi gumagana si power valve. Naka-close po dapat siya. Hindi po siya dapat laging naka-on. Lalo na during idling. Ang nangyayari kasi niyan, yung jet niya, yung 80 na size na power jet, mag-a-adapt sa kanyang primary. Eh, ang primary pa naman ito is 105. Huwag ganito mangyayari sa kanyang mga kapatid. Ang primary main jet niya, 105. Ang power jet niya is 80. So, imagine ninyo naka-idling speed kayo, naka-minor kayo, mag-a-adapt siya, magiging 185 yung ano mo, yung jettings mo sa primary. Yan mangyayari niyan, lalo na kapag traffic, ay dali tayo. Ang lakas sa gasolina niyan. O maaari nga po pag kahit sabi, ano, may magsasabi kahit hindi na lagi, wala naman sila na nararamdaman na problema sa idling, ganyan. Pero sa konsumo, kita nyo naman na mag-a-adapt talaga yung ating power jet sa primary main jet kapag hindi natin nilagyan ng manifold vacuum itong port na ito. Yung ating pong power valve, nakalubog po yan sa gasolina. Almost dito nga ang level ng gasolina eh. Lubog na lubog po yan. Ayan. Dito naman. Ayan, kung dito siya, kung ito yung titignan natin, ang gasolina na, ito, dito siya level. Ganyan. Nakalubog talaga itong ating power valve. Yung gasolina, dito po nga pasok dyan, mga kapatid, dyan. Magkabilaan po yan. Dito, tsaka doon. Ito po. Ayan. Dito, kabila naman, ito. Dalawang butas. Yung gasolina, papasok po dyan. Tapos, lalabas po dito sa ating power jet. Once na tumukot siyang ganyan, lalabas po dito yung gasolina. Madi-deliver na yung gasolina dito. Tapos madi-distribute po siya. Saan ba siya naka-connect? Dito po sa ilalim. Ayan, na makikita po ninyo, konektado po siya sa ating primary. Saan ba yung primary? Ito, primary and secondary circuit. Konektado po yung ating power valve. Ngayon naman, susubukan natin po na ikabit ito sa ating makina, sa ating 4K engine.
tingnan natin kung paano yung galaw niya during idling. Ito na ang vacuum hose. Tapos, pa-start din natin yung makina. Tingnan nyo mayiging mga kapatid yung ano, yung ating power piston. Tingnan nyo kung gagalaw yan pag pinastart ko na yung makina. Start up yung makina. Around yan, idling speed 750 RPM, 770 idling speed po yan. Tingnan nyo po, naka-idle po yung aking makina, yung aking 4K engine. Titingnan nyo maigi, ayan o, nakaangat po siya. Ayan, yan po. Ayan, nakaangat siya. So, hindi gumagana yung ating power valve. Ngayon po, tatanggalin ko yung hose. Ayan. Kaganyan. Kaya, ang mangyayari niyan, mga kapatid, ayan, pag hindi nyo nilagyan to ng hose, hindi nyo nilagyan siya ng manifold vacuum, ayan, nakatukod yung ating power piston sa ating power valve. O, balik natin. Ayan, umangat siya ulit. O, yan talaga mga kapatid, kangat siya. Ngayon, ano naman mangyayari kapag pinatay natin yung makina? Ayan po, patay ang makina, resting position niya, nakatukod. Kasi nga po, patay ang makina, walang vacuum signal, kaya nakatukod siya ngayon. At dyan po nagtatapos ang video natin for today. Kung hindi ka po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel. At kung nagustuhan niyo po yung aking video for today, paki-like o give it a thumbs up. At kung halimbawa po gusto nyo pong ma-notify po kayo sa aking mga susunod na mga Kuya Makel videos, please click that bell icon. At kung gusto nyo naman po na malaman kung paano nililinis yung ating power piston, panoorin mo ang video na ito.